Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang po natin ngayon ang pagunita kay Santa Marta. Kaya hilingin natin na sa tulong na kanyang halimbawa at panalangin tayo rin ay magkaroon ng malalim na pananampalataya sa ating Panginoon. At upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sama-sama muna nating aminin ang mga nagawa nating pagkukulang at pagkakasala sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating mismong sarili. At buong kababang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi kinahihiya ng iyong anak na makituloy sa bahay ni Santa Marta bilang tugon sa kanyang pagdalangin, mapaglingkuran nawa namin si Kristo sa katauhan ng kapwa upang mapatuloy mo kami sa iyong tahanan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig.
Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at Siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng Kanyang Espiritu. Nakita natin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang Kanyang Anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang Anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginooy, aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi makinig matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya't naligtas ay maituturing na taong mapalad. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Matakot sa poon kayo Kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leyon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sino man ang poon susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang lahat po'y magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Sinabi ni Jesucristo, ako'ng ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Sumainyo inyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudiyo ang dumalaw kay Marta at Maria upang sila ay aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, kahit mamatay ay mabubuhay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito?
Opo, Panginoon, sagot niya, nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang kamatayan ng isang mahal sa buhay ay tunay na nagdadala sa atin ng matinding kalungkutan. Nagdadala ng pagdadalamhati, ng pagluha. Kaya nga, hindi may iwasan na maghanap ng mga karamay. Dahil nga, ang isang nakasanayang laging kasama ay nawala sa kanyang piling. Kaya naman, hindi may iwasan na makapagsabi ng ilang pangungusap na nagpapahayag ng matinding kalungkutan. Mapapansin natin yan pag may namatay sa mahal sa buhay. Ang tanong ay nandun lagi, bakit mo kami iniwan? O bakit mo ako iniwan? Bakit ka namatay? Nagpapahayag lamang nung matinding pagdadalamhati dahil isang nakasanayang kasama sa kanyang buhay ay nawala at hindi na niya makakasama. Sa ating pagdiriwang ng pagunita kay Santa Marta, so nakita natin, pakinggan doon sa ating Ebanghelyo, na naroon pa ang pagdadalamhati ni Marta sa pagpanaw ng kanyang kapatid na si Lazaro. At nang marinig niya na dumarating ang ating Panginoong Jesus, sinalubong niya ito. Doon makikita natin na naroon yung paghahangad ni Marta na makakuha ng kaaliwan mula doon sa ating Panginoon, sapagkat alam ni Marta na mayroong magagawa ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga doon sa unang bahagi, ang ipinahayag ni Marta, sana ay nahadlangan ng ating Panginoon yung kamatayan ni Lazaro. Pero pagkatapos noon, nagpahayag din ulit si Marta nung kanyang pananampalataya na mayroong pang magagawa ang ating Panginoon para sa kanyang kapatid. Kaya naman mula doon, ay pinahayag ng ating Panginoong Jesucristo yung katotohanan na si Lazaro ay muling mabubuhay. Sinabi niya mismo ito kay Marta, mabubuhay muli, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Pero makikita natin doon, ang pananaw ni Marta doon sa sinabi ng ating Panginoon, mabubuhay muli ang kanyang kapatid, ay yung tungkol sa muling pagkabuhay. Dahil ipinahayag ni Marta, nalalaman ko pong siya mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Kaya naman, mula doon sa sinabi ni Marta, nagpahayag ng malalim na katotohanan ng ating Panginoong Jesucristo at dilala niya si Marta sa isang mas malalim na katotohanan. Pinahayag ng ating Panginoon, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Kaya mula doon ay tinanong siya ng ating Panginoon sa ipinahayag niyang katotohanan
Tinanong niya si Martha, pinaniniwalaan mo ba ito? At doon, pinahayag ni Martha yung kanyang lubos na pananalig sa ating Panginoon. Kaya naman, makikita natin na pinatunayan ng ating Panginoon doon kay Martha ang kanyang kapangyarihan bilang anak ng Diyos sapagkat binuhay niyang muli ang kapatid na si Lazaro nitong si Martha. Kaya nga, dito ay ipinapaalaala sa atin na tunay na ang ating Panginoon ang siyang sinugong Mesiyas ng ating Amang nasa langit at siya ang ating makapangyarihang tagapagligtas. Kaya tayo ay pinapaalalahanan at inaanyayahan ng lubusan na tumulad kay Martha na palalimin pa natin ng lubusan ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat mismong yung katotohanan ay ipinahayag ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo. Siya ang muling pagkabuhay at ang buhay. Siya ang tunay nating tagapagligtas. Kaya sana po, lalo pa nating palalimin at patibayin yung ating pananampalataya sapagkat ito yung lubos na katotohanan tungkol sa ating Panginoon. At dinadala tayo ni Santa Martha upang tayo ay lubos pang manangan sa pagmamahal, sa pag-ibig at kapangyarihan ng ating Panginoon. Sapagkat hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon. Ang kailangan lang, magtiwala tayo ng lubusan sa kanyang kabutihan, sa kanyang kapangyarihan. Kailangan ibigay natin ang lahat sa atin para sa ating Panginoon. Huwag nating ipagpilitan kung ano ang gusto natin, bagkus tayo ay maging bukas sa kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat alam ng ating Panginoon kung ano ang makabubuti sa atin. Kaya magtiwala lamang tayo sa Kanya. Manalig tayo ng lubusan sa Kanya. Sapagkat ang katotohanan, hindi niya tayo pababayaan. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat ng mamahal sa iyo. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, dinarakila ka namin ngayon si Santa Marta ay ginugurita upang gaya ng hain niyang pag-ibig na iyong ikinalugod, pagindapatin mo rin ang handog naming paglilingkod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaungaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan. Upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang laparit ng mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay napalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na mga kapatid naming na himlay
nang may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, nakalilis-lilis ang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan naruwaraw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisaayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayang kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Handa kong ialay ang aking buhay. Alam tupa. Handa kong ibuwis ang lahat na sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, akong pastol mong sa'yo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako. Huwag na sanang lumayo sa
isa, ang buhay ko'y kaloob, alang-alang sa'yo, alang-alang sa'yo. Isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po'y magstayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawat dugo ni Kristo na aming tinanggap, huwag mong ipaintulot na kami sa kasamaan masadlak. Huwag sa halip pakundangan kay Santa Martang Uliran, umunlad nawa kami sa pag-ibig na wagas araw-araw at makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo naman kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwing ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin po ang pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang kaintiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos sumang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat para po sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng Main Church at ang Minority Person Divine Mercy Sanctuary.
Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and Requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay po nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Claygo, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa osteria. Paalala po, huwag iwanan ng kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo po ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum ng parokya pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ay pinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong buwan ng Hulyo ay mga nakareserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Para naman po sa mga nagnanais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po mga rosas sa may gilid po ng main church sa extension area. Ang puting rosas po ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sana kat sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo inyo rin. Pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa po ating balalapagdiriwang, umayo kayo sa kapayapa at pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Humayo na tipayag, kanyang pagkalingan. Maaari na pong ialay ang mga rosas para kay Santo Padre. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang